Okay, so welcome muli dito sa ating YouTube channel. This is relawanengineering and today we're gonna dive in sa isang napakagandang topic and that is the flexural analysis of beams. So huwag na natin patagalin and let us start. Okay. So, sa flexural analysis of beams, meron tayo diyang tatlong stages na tinitingnan bago mag-crush yung concrete natin. Unang-una, tinitingnan natin yung uncrack concrete stage. Pangalawa, the concrete crack elastic stresses stage. O sabi na lang natin, crack stage. And next is the ultimate strength stage or the limit state stage ng ating beam. Okay, so isa-isahin natin yung introduction ng mga yan. Let's go here sa ating uncracked concrete stage. So sa uncracked concrete stage, yung stresses daw dyan is less than the modulus of rupture. That is 0.62 lambda F prime C. Okay, and then at this stage, the beam starts to resist bending. So ngayon, tignan natin ano ba yung itsura niyan. So this is the uncracked concrete stage. Okay, so we have here the strain in compression side. We have the strain in tension. Remember, no? Sa concrete natin, nandito yung compression, andito yung tension. And sa stage na to, these stresses ay less than the FR. Sa stage din na ito, everything that we learn about the flexural stresses in strength of materials ay may apply natin. Okay, so recall lang natin, no, that the flexural stress is the MY all over IG. So moment times the Y distance natin divided by the IG. So let's move ahead. Number two, the concrete crack elastic stresses stage. So sa stage na to, the concrete begins to crack. Tinatawag din natin yan the cracking moment. And then at this stage also, the tensile stresses at the bottom equals the modulus of rupture. And the compression stress, FC natin, is less than the 50% of our compressive strength ng concrete. At this point or stage, the steel stress is less than the yield stress. So, yung stress natin sa steel ay hindi pa niya naabot yung yielding stress niya. Okay, yielding stress, ibig sabihin yung pagkasira niya na stress. Okay, so tingnan natin ngayon ano ba yung itsura dyan sa elastic stresses stage natin or the crack stage. So, sa stage na yan, na-reach natin yung cracking moment. Okay, dun sa unang stage, nagsisimula pa lang yung beam natin na mag-resist ng moment or bending. Ngayon naman, sa stage na to, na-reach na yung cracking moment niya. That is the reason why may mga cracks na tayo dyan. Ayan. Nagsisimula na magkaroon ng crack. At this point also, yung ating steel sa tension side begins to resist tension. Kasi sa part na to, or sa stage na to, hindi na nakaka-resist ng tension yung ating concrete. That is why it begins to crack. Okay? The cracks occur at those places along the beam where the actual moment is greater than the cracking moment. Okay? So yung actual moment natin, nahihigitan niya na yung cracking moment. Next, to compute the concrete and steel stresses in this range, the transformed area method is used. Okay, so pag-uusapan natin sa susunod ng mga video natin. But for now, let us jump in dun sa pangatlo natin, the ultimate strength stage. Okay, at this stage, as the load is further increased dun sa ating beam, okay, so that the compressive stress natin, FC, is greater than 0.5 F prime C. Okay, actually, the code tells us that our FC should be equal to 0.85 F prime C. So, ayan yung inaallow ng code natin. So, hanggang dyan lang daw yung stress dapat ng ating concrete. Okay,
And at this stage also, the tensile cracks move farther upward. Okay, so yung crack umaangat pa. As does the neutral axis. Yung neutral axis din natin, umaangat din siya papunta dun sa compression side. And the concrete compression stresses begin to change from a straight line. So titingnan natin yung graph niyan on the next slide. And at this stage also, the yield stress is approached. So meaning, the stress in steel is now equated to the yielding stress. So at this stage, the steel begins to yield or break. Okay, so tingnan natin yung itsura. Ito yung sinasabi, no? Pagdating natin sa ultimate strength stage, yung failure dito sa compression side natin dito ay nakikita na natin. So the concrete begins to crush. Tapos yung crack mula sa tension side natin ay lalong umaakyat. So at this stage, the strains sa steel natin, nag-yield na siya. So that is the ultimate strength stage ng ating concrete. So ayan yung pangatlo. Okay, now let us look at this graph here. Sa y-axis natin, we have the moment. Sa x natin is the curvature. So ayan yung amount ng bending natin. So at this stage, sa part na may cracking moment tayo, kung mapapansin natin, dito yung uncrack natin. So as the beam begin to resist bending, umaakyat yung ano yung moment natin. From zero, umaakyat siya up to this point. And also, the curvature or bending is also getting high. And then, at the moment that the tensile concrete cracks, okay, so pagdating ng stage na to, na kung saan nagsimula na mag-crack dito sa ating tension side, bigla yung tatalon, okay? So nakita niyo yung horizontal line dito, biglang tatalon. Why? Because nagkaroon ng crack, ang mangyari, medyo may ibang itsura ng ating concrete. That is why nagkakaroon ng jumping dun sa ating diagram. And then after that, as the moment increases, okay, paakyat ng paakyat dito, up to this point, okay? So from a straight line, okay, bigla siya nag-jump, and then nag-change siya paunti-unti into a non-linear na slope. Sa part na to, ayan naman yung tinatawag natin na moment, service moments. Andito yung mga tinatawag natin na working load. Most of the time, yung mga beams natin nasa part na yan. Ito naman na yung tinatawag natin na crack stage. Nag-crack na siya. Crack stage. Ibig sabihin, we are in the elastic region. Okay, if you can still remember yung strength of materials natin, the stress-strain diagram. We have the stress-strain diagram. We have our stress-strain, no? As the stress increases, okay, the strain also will increase until paakyat yun ang paakyat hanggang mag-ultimate. So sa part na to, linear pa yung change niya, and then paglagpas niya dyan sa part na yan, pagkataas ng proportional limit niya, papasok na sa elastic limit region niya. And sa beam natin, no, ayan yung crack stage na tinatawag natin. So sa stage na to, most of the life ng beam natin, andyan siya. After nyan, okay, as the moment ay nag-i-increase pa, papasok na tayo dun sa yielding moment sa point na to. At ito na yung tinatawag natin na ultimate. And the reinforcing bars yielded na. So yung Fs natin, nag-equal na siya sa Fy. Ibig sabihin, sa stage na yan, di ba, habang umaakyat yung ating moment, okay, yung tension side natin, yung mga tension bars natin, nire-resist niya yung moment. Okay, na hindi kayang i-resist nung concrete sa tension side. And then, pag na-reach na yung ultimate capacity niya, mag-yield na siya. Pagdating dyan, yung beam natin, na-reach niya na yung ultimate strength stage niya. And then, after that, magkakaroon pa yun ng hardening and so on. And then, darating na siya dun sa point na kung saan mag-fail na yung ating beam. So, basically, that is the flexural analysis introduction of our beams. May tatlong stage lang tayo dyan na dapat tandaan. The uncrack, the flexural stress is equal to my over i. Tapos dun sa crack naman natin, lumagpas na tayo dun sa cracking moment natin. The mu is greater than the cracking moment. And then ultimately, darating tayo dito sa part na kung saan our bars will yield. Or fs is equal to fy.
So that's it. That is the introduction to our flexural analysis. I hope ay meron kayong natutunan at meron kayong na-recall dito sa ating video. So until next time, bye-bye!